Punto de Chocolate. Asa dapat po katong Punto de Chocolate? Yeah. Asa mo nakatira? Ako? Oo. Ah, diri ka nakatira. Tapos sa Davao, puro mga Chinese ang nakatira din. Tapos, yun, bongga, oh. Isang araw, hindi ka pa sigurado kung magkakapera ka. Ba't hindi ka nagpe-face mask, tay? Delikado ngayon. Ha? Kumain ka na? Nagmerienda ka na? Tama. So, idiretsahin ko lang yan. Aircon. Sosyal. Ang ganda. Finally, we're here. May nakapagsabi kasi sa akin na yun nga yung mama niya. Namatay daw. Di ba? Mga milyones ang halaga, mga kamaster. Master, para siyang mala resort. Ayan o. Oh. Bongga. Oh. Actually, parang hindi na talaga siya masili. Yung bahay na talaga. Nang nakita natin mga kamaster, ito yung pinakasimple. Hala, bakit ganito mga kamaster? Ano itong nakabalot na to? Di ba nakakalungkot isipin mga kamaster? Oh? Puro tubig ang ilalim. What's up mga kamaster? Welcome back po sa ating channel. What's up mga kamaster? Welcome back po sa ating channel. Ito po ang inyong Master Bella from TikTok. For today's vlog ay pupuntahan po natin finally ang puntod po ni Chocolate. Oo. Na-vlog po natin to 2 months ago. So ako po ay humihingi na rin ng sorry sa iba na bakit daw hindi ko sinabi agad. Siyempre, alam nyo naman po na hindi ko nakita daw or bakit hindi ko raw sinabi agad. Siyempre, meron pang ganun na. Siyempre, kailangan puro surprise muna sa umpisa, di ba? Papasalamat tayo sa Graveyard Pinoy TV. Yan. Yan po ang kanilang channel. Dahil sa kanila ko po na-discover na kung saan po yung exact location ng puntod ni Chocolate. Oo. Si Chocolate po isang batikan na komedyante na alam naman po natin na napakahusay pong magpatawa. At napakarami po niyang kaibigan sa showbiz na naiwan. Siya po'y pumanaw sa heart attack. So ngayon, bukod sa bibisitahin natin yung kanyang puntod, igagala ko kayo sa mga musileyo, yung mga yayamaning musileyo. Magkano bang mga halaga ng mga musileyo doon sa Davao City Memorial Park? Yun, kung bago ka lang sa channel ko ay click mo na po ang subscribe button pati po yung notification bell para lagi kang updated. Mapabago man na video or yung mga playlist ko dyan ay sana mapanood mo mga kamaster. Nagpapasalamat din po ako sa isang tao dyan na nagsabi na basura daw yung mga content ko. Sabi niya sa akin, basura daw yung content ko. So salamat sa iyo kasi nandahil sa iyo dumami yung subscribers ko at nandahil din sa iyo pinagbuti ko yung aking mga ginagawang pagbablog sa mga sementeryo. Kung bago ka lang po sa channel ko, ang aking po mga vlog ay tungkol po sa mga syempre unang-unang mga katatakutan, kababalaghan at mga kakaibang bagay. Na dito mo lang po mapapanood sa ating channel. O, mula po ngayon atin na itong channel na ito. Lahat po kayo ay welcome na welcome dito. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Sana huwag kayo magsasawang mag-like or mag-share ng aking video. At samahan nyo na ako. Ito na, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Aming hanash. Sabi nga nila, be kind and be honest.
Master. So ngayon, nandito na tayo sa Davao Memorial Park dito sa Davao City. Oo. So pinuntahan na natin, sinadya na natin puntahan si Chocolate yung puntod niya. Pero bago ang lahat, ay iiikot ko kayo uli sa mga hindi pa natin naikot dito na Musileo na napakagaganda at mga mahal, mga milyonaryo ang may-ari, mga kamaster. Pero titingnan muna natin yung pinaka-exact location ni Chocolate. Pero na-confirm na natin dahil ang unang vlog ko ay sabi ng mga guard, ang pagkakamali ko kasi naniwala ako agad sa guard. Hindi pala lahat ng guard nagsasabi ng totoo. Charot. Tignan nyo tong isang puno na to, mga kamaster. Oh. Refreshing masyado. Tapos ito, meron silang CRD. Mga pumupunta, mga dumadalo. Pwede kang mag-CR dyan. Check natin CR. Okay naman ang CR nito. Medyo creepy. Yan yung panlalaki. Ito yung pambabae. Check natin. Sana walang tao. Hello po. Charot. Yan, wala naman tao. Pambabae. Asa dapit po katong puntod ni Chocolate? Chocolate po. Asa dapit ang puntod? Puntod siya. Chocolate. Katong komedyante po. Chocolate help. Chocolate help. Hindi po Chocolate. Kanang komedyante po. A few moments later. Yeah. Asa mo nakatira? Ako? Oo. Meron ko diri. Ah, diri ka nakatira. Diri ka nakatira. Nagpuyo. Ah, asa yung pamilya ni mo? Ah, okay. Ah, may banat. Ano, katong asawa mo? Asawa na kayo, asawa? Wala na. Pila ang anak mo na? Yeah. Lima. Ah, lima. Tapos naglilinis-linis ka dire. Oo. Pilang, tagpila ang sweldo mo dire sa paglimpyo? Ha? Maintain ako. Ka. Kami na-maintain mo, inililinis mo yan. Okay. Magkano ang inaabot ng sweldo mo, kuya, sa isang araw? Kasi wala. Minsan wala. Depende pag may nagpapalinis. Pagpalinis, bayan. Ilan taong ka na po? Dito sa Memorial? Hindi, opo, na naglilinis. 1976 po. 1976 pa po? Oo. Oh, oh. Okay. Ah, hindi, nag-start. Siya. What the fuck are you doing? Opo. Teka, baba natin yung ano para sigurado si kuya. Senior na pala si tatay eh. Ano? Ilang taon na po kayo? 1995 ka dito nag-start. Ba't hindi ka nagpe-face mask, tay? Delikado ngayon. Bibigyan na lang kita pambili mong face mask. Nag-ano ka na ba? Kumain ka na? Nag-merienda ka na? Mag-face mask ka, tay, next time. 50 lang to, ha? Walang problema. Gamay lang yan, tay. Ano tawag dito? Basta diretso lang po ako dyan. Idiretsohin ko lang yan. Sige, tay. Yan pa yung diha, ha? Tignan nyo to. Simple lang. Chinese ang nakalibing, mga kamaster, oh. Makikita mo, oh. Halos kitang-kita yung mga palibot nito. Parang bundok na, oh. Ito naman, simple lang. Parang na-vlog na natin yun. Ito hindi pa. May mga bonggabilyas. Oh! Check natin yung loob. Nagawa pa. Ah, okay. Okay naman siya. Mukhang pang Musileo talaga. Na may style coffee shop. Charot. Ang ganda eh, oh. Ito, parang na-vlog na natin to. Ganda. Kayo ba, mga kamaster? Kailan yung huling dalaw nyo sa mga yumaon yung mahal sa buhay? Comment down below. Yung mga naiwan nilang alaala na maganda or yung mga hindi makakalimutang ginawa nilang mahahalagang bagay, yun yung hindi namamatay eh. Kasi yung katawan natin, mga kamaster, kung tutuusin, pahiram lang yan eh, yung buhay natin. Pero tayo, kung magsisikap tayong gumawa ng mabuti, may pag-asa tayong makarating sa ipinangako ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan, di ba? Kasi dito sa lupa, napaka-iksi ng buhay eh. Di ba? Tingnan nyo to.
Nandun ang mga flowers. Ang bango-bango. Nakikita nyo yung mga pula na yan. Yan. Nandyan si Chocolate. Grabe to, oh, Kamaster. Bongga. Si siguro CEO may-ari nito. Ah, wang. Pansin ko lang, halos mga Chinese ang nakalibing dito sa Davao Memorial. Bongga. Huh? Ah, nakatinted. Hindi makikita yung loob. Ayun, nakita. Kita pala yung loob ka, Master. Siguro mga negosyante yan dito sa Davao. Ano kayo mga negosyo nila? Comment down below kung may idea kayo. Kasi halos karamihan naman dito sa... Ano eh... Ito sa Davao, puro mga Chinese ang nakatira din. Tapos, mga isa, oh, bubungad agad sa'yo ang aircon. Sosyal. Pero hindi nagagamit yan, mga kamaster. Bihira lang. Kasi sino ba naman ang titira dito sa sementeryo, diba? Kahit mayaman ka na. Pansin nyo to, kamaster. Bongga. Hindi sa sinasabing swerte sila dahil patay na sila. Sinabi ko na, mapalad pa rin sila kasi... Biruin mo kahit patay na, daig pa nila yung talagang buhay, di ba? I mean, pagdating sa bahay, pero pagdating naman sa ano, sa estado, pantay-pantay lang lahat. Lahat naman tayo ibabaon lang sa lupa, di ba, mga kamaster? Pero hindi pala lahat kasi yung iba ikikremate. Correct. Pinili ko po na mag-vlog ng mga 4 PM na para malamig-lamig na ang panahon. Kasi iba ang klima dito sa Davao eh. Pag lumabas ka ng mga alas 9, parang alas 12 o alas 3 na ang init. Matindi ang init. Kaya pala yung mga durian ang titigas na bubuo. Tsaba! Ito naman mga Chinese ang nakatira pa rin. O yung nakalibing. Yung mga Chinese ka, Master. Ito naman, medyo old style siya. Pero maganda pa rin. Ito may screen para hindi pasukin ng lamok or langaw. Ito naman ang meron palang Chinese na ang palayo apang apelido. Ah, bongga. Okay, bata pa si Madam. Hi Madam. Parang hindi mo maintindihan kung European style or ewan ko. Pero parang Chinese na rin kasi tingnan mo yung yero, ang bubong. Medyo madumi dito sa likod. So, ito na. Malapit na tayo, mga kamaster. Meron pala silang mga kategory. Meron gumamela. Depende sa ano. Para mga bulaklak. Ito naman yung dama de noche. Yan. Ah, may foreigner. Oh. Guys. May foreigner. Si Kuya Norman. 2015 siya namatay. Ito, suggestion lang mga kamaster, kung dadalaw kayo tapos maglalagay kayo ng bulaklak, much better nalagyan nyo sila ng hindi na fresh or plastic. Yan. Kasi ano eh, ganun din malalanta din. Maganda na yung ganyan. Kalachuchi. Kalachuchi. Sampagita. Grabe, napakalaki po ng cemetery na to. Halos wala pa palang sa one part yung aking na vlog mga kamaster. Pero ito na, finally. Nandito na tayo sa mismong ilang-ilang na kinalalagyan ng puntod ni Chocolate. So, yan. Tansya ko mga 4 or 2 hektarya mahigit. Finally, we're here! Diyos ng kagandahan! Bakit di
ako inabisuhan! Naniniwala naman ako na kapag ang kagandahan ay nakamamatay, tsa, isa ako sa mabubuhay! So, ito na po ang puntod ni Jonathan A. Garcia or Chocolate. Yan ang ating sikat na komedyante na pumano nitong March 2019. So, magto 2 years na para siya sa March. I must say, bago pa lang ako, matunog na talaga yung pangalan ni Chocolate. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance mag-perform din at nagsasolo na ako. Hanggang ngayon, naniniwala ako, si Chocolate ang isa sa pinakamagagaling na stand-up comedian. Yan, kasama niya yung Erlinda G. Tabanag. Hindi ko lang sure kung ito yung mama niya. Or kasi may nagsabi sa akin mga kamaster na namatay na raw yung mama ni Chocolate, namatay daw sa sunog. Hindi ko lang sure ha. Correct me if I'm wrong. Not the pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang tao ay yung mawalan ka ng ina. Yun yung panahon na parang wala kang naririnig na ibang salita kasi no words can comfort you, kumbaga. Ano bang nangyari? That April of 2009, after nasa Boracay ako noon, ayun, nasunog yung part ng bahay namin, na-suffocate siya. Naiwan niya raw yung, siguro, senior, naiwan niya yung kalan na nakabukas. Pero nung nasa Boracay ka, alam mo na nakinanay mo na nasunog. Oo, yun, binalita kagad talaga sa akin. Totoo rin ba na nung nangyari daw yun, nawala ka sa landas? Yes, I would say that. Na-depress ako kasi that year din, naundoy ako. Tapos that year din, magkasunod nga yung sa aspeto ng puso naman. Sabay-sabay nga. Alam mo ba yung nasa subdivision ka, di ba? Pagpasok mo. Di ba? Tingnan natin. At Chinese pa rin. Ayun oh, guys. Ito naman ang isa. Parang ano siya, parang style bangko. Bongga. Parang BPI. Charot. Shoutout pala sa BPI. Baka naman. At meron siyang gate na nakaharang. Ay, nagulat naman ako. Sorry po. Oh no! Nagulat ako. Ano ba yan? Nakagulat. Pasensya na. Mga milyones ang halaga, mga kamaster. Grabe. Parang siyang gold, oh. Kamaster, parang mga gold, oh. Parang creepy part. Oh my gosh. Handa. Mukhang singilan na ng kuryente. Sino magbabayad ng mga kuryente ng patay? Master, para siyang mala resort. Mala resort ang style, oh. Memory Family Escandor. Bongga. Ganda ng design. Para kang nasa mini garden ng mayaman, pang mayaman. Cadena de Amor. Hindi pala ito yung Cadena de Amor. Iba pala, yan nakalimutan ko. Comment down below kung anong klaseng halaman yan, kamaster. Bongga. Puro salamin halos. Hindi ba napakamahal ng mga salamin, kamaster? Ay, may ilaw! Bongga talaga. Wala na ako ibang masabi kundi bongga. Pangarap ko talaga, kamaster, yung magkaroon ng house tour. Pero ito, iha-house tour ko kayo. Natupad yung pangarap ko ngayon, charot. Ito po yung aming harap. Yan po. Tapos, nakita nyo na yung aming garden. Nandito yung aming garden. Ngayon, yan po yung aming harap ng bahay namin. Bongga. Tapos, pwede nyo po ilagay rito yung mga sapatos or mga chinelas. Tama ba? Ay, hindi. Sorry. Check nga natin. Lagyan pala ng mga kandila. Sorry. Tapos, bongga yung kortina. Ito yung kortina na ano? Kamaster.
Wait lang, nagre-reflect yung ano eh. Ito yung kortina na automatic, yung nagsasara. Tapos may CCTV pa, oh. Bongga talaga. So, ito na. Ito na. Ang pinakabonggang bonggang bongga pa sa lahat na nakita ko. Parang munisipyo. Hmm? Bongga. Parang nakabukas. Ay, kada ko nakabukas eh. Kahit nakabukas man, hindi tayo pwedeng tumas. Ay, para yun. Parang may conference room sa loob. Parang munisipyo nga. Esensya na po ah. Nagandahan lang po ako sa style. Ayan. Tapos, ito yung ano ko eh. Grabe oh. Yung kanyang haligi. Bongga. Oh, hindi ko alam comment down below. Mamahalin daw yan eh. Siyempre, kung ganyan ba naman kaganda yung bahay, di ba? Hmm? O yung ano, Musileo. Di ba yung parang bahay niya? Kala mo, ang liit-liit lang sa camera niyan, mga kamaster, pero ang laki-laki niyan. Hmm. Sino may-ari niyan? Nakasarado yung cortina eh. Hindi makita yung sino may-ari. Naman ginagawa pa oh. Pinapabongga pa. Actually parang hindi na talaga siya masili, yung bahay na talaga tumato eh. Pauwi na tayo mga kamaster. Nakakapagod din mag-ikot-ikot. Napakalaki kasi ng sementeryo na to. At nang nakita natin mga kamaster, ito yung pinakasimple for me. Yan. Walang label yung kanyang nicho. Pero bakit parang hala, bakit ganito mga kamaster? My gosh, ano to? Ano tong nakabalot na to? Kakatakot mo. Ito siya mga kamaster, oh. Napakasimple lang nito. Oh. Ito yung pinakasimple kong nakita. Ah, butas na. Kaya pala hinarangan na lang ng plywood. Baka nilipat na yung kanyang mga buto. So, na-imagine nyo ba mga kamaster? Kahit gaano kaganda yung musileo mo, kung ikaw ba ay patay na or wala ka na sa mundo, maa-appreciate mo pa ba yung mga ganyang bagay? Kaya masasabi ko lang na maganda man o pangit ang iyong libingan, iisa lang naman ang iyong paroroonan. Ito naman, bongga. Nakaka-fresh ang kanyang mga Chinese bamboo. Chinese bamboo ba? Yung comment down below. Ito talaga yung gusto ko mga kamaster. Yung nakakapag-vlog ako, nakakaikot-ikot ako. Kasi baka by November pa ako makabalik ng Bulacan. So kung meron po kayong mga alam na lugar dito sa Davao City na pwede nyo i-recommend sa akin, ay mag-comment lang po kayo kung saan tayo pwedeng pumunta habang nandito pa po tayo sa Mindanao. Or kahit along Mindanao, basta po huwag lang masyadong malayo sa Davao City. Meron tayong nadatnan dito mga kamaster na hinukay pa lang. At yung paglilibingan sa iyo, paglilibingan sa atin, ay puro tubig ang ilalim. At napakalalim ng pagkakahukay. Oh my gosh, malalim pala. Sabagay, hindi mo na naman mararamdaman yung paglilibing ka na. Sa buhay ng tao, hindi natin masasabing permanente ito. Hindi natin masasabing ang lahat ay walang katapusan. Hanggat nandito tayo sa mundo, merong katapusan. Hindi lahat ay nagtatagal. Dahil tayo ay kagaya raw ng isang singaw lang na sa sandaling panahon ay lumilipas din. Marami pong salamat sa panonood ng aking vlog mga kamaster. At magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata at sa mga kababalaghan pa na ating pupuntahan. Alam din natin na kahit gaano pa kaganda ang ating buhay na tinatamasa dito sa mundo ay may katapusan pa rin. At kahit gaano pa kaganda ang iyong libingan ay iisa lang ang iyong paroroonan. Tayo ay susulitin sa araw na dapat nating sulitin sa mga ginawa nating masama at lalong-lalo na siyempre
sa mga ginawa nating mabuti na bibigyan tayo ng reward, isang buhay na walang katapusan. Hanggang dito na lang po muna mga kamaster ang ating vlog. Maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan mo po ang video ito ay paki-like na po at paki-share na rin po. Maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers po. Shoutout lagi sa inyo dyan. At mag-iingat kayong palagi. Hanggang dito na lang muna at see you sa mga next vlog natin. Thank you and God bless you all. Bye!